araw mga mamis, i-share ko sa inyo yung dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload ng vlog ko nitong mga sumunod na araw. Kasi nga mga mamis, ay nabisi ako sa pag-aalaga dito sa napaka-cute kong pamangkin. Bali, anak pala to ng kuya kong panganay mga mamis at kaya siya nandito sa bahay kasi nga nagsabi ako sa kuya ko at sa asawa ng kuya ko na baka pwedeng ipaalaga muna nila sa akin tong baby nila for 2 weeks. At pumayag naman sila mga mamis, tingnan nyo naman napaka-cute ni baby Zoe. So na nandito nga siya sa akin sa mga mamis. Nung nandito nga siya sa akin sa bahay mga mamis, eto nga yung araw na senaryo ko. Eto nga yung araw-araw na senaryo ko dito sa bahay. So pag mga bandang hapon mga mamis, nilalagay ko si Zoe sa kwarto ni Athena. At si Athena muna ay nagbabantay kasi nga lilinisan ko tong higaan namin. So syempre pagkalagay ko kay Zoe sa kwarto, itong at isa-isa ko nang tinanggal yung mga unan, yung mga kumot at saka yung mga sapen. So alam niyo naman mga mamis na hindi ko nilalatag tong sofa bed namin. Pero dahil andito si baby Zoe, itong at nilatag ko para mga magkatabi kami sa higaan. Hindi ko naman kasi siya pwedeng itabi kay Athena mga mamis dahil alam niyo naman na malikot si Athena matulog. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yon. Kaya dito ko siya tinatabi sa akin. Pero syempre pagising si Athena, doon kami sa kwarto ni Athena. Ginugulo namin si Athena mga mamis. Si Athena naman mga mamis ay nag-aalaga siya ng bata pero pag umiyak na hindi niya nakaya mga mamis kasi hindi niya alam kung ano yung gusto ng bata. So yun na nga mga mamis, pagka natanggal ko nga ng mga sapen, ito nga sinimulan ko na magpagpagpagpag. Hindi ko na siya i-vacuum mga mamis kasi nga kaka-vacuum ko lang nito bago talaga siya ihatid dito sa bahay. Sa totoo lang, ayoko na talaga sanang i-upload tong video na to mga mamis kasi nga naisip ko, hindi naman na masusundan tong video na to nakasama si baby Zoe. Kasi nga mga mamis, diba sabi ko sa inyo kanina na dapat talaga 2 weeks si baby Zoe dito pero 4 days lang talaga siya mga mamis at pinasundo na rin agad namin siya sa kanyang mama. Kasi nga mga mamis, simula nung hinatid siya dito sa bahay, hindi talaga siya nakakatulog ng maayos at grabe talaga, lagi siyang umiiyak. So inisip namin ni Dali na baka namamahay siya at naghahanap talaga siya ng pag-aalaga ng kanyang ate. Kasi ang nag-aalaga kasi talaga sa kanya doon sa bahay ng mama ko kung saan sila nakatira, yung ate niya. Nakita niyo na rin yung ate niya na yun sa vlog ko, si Ate Shirley niya. Yun yung ate niya mga mamis. So ito na nga, mabalik na ako dito sa ginagawa ko. So pagkatapos ko nga magpagpag, inayos ko na ulit yung sapin at binalik ko na yung higaan ni baby Zoe. So itong higaan ni baby Zoe mga mami, simula nung hinatid siya sa amin dito nung nakaraan, lagi ko talaga itong nilalabhan kasi nga every time na pagkatapos niyang magdede mga mamis, lungad talaga siya ng lungad. Ganun kasi siguro talaga mga mamis kapag ang bata or ang baby dumidede sa bote, talagang lungad ng lungad. Hindi gaya kapag naka-breastfeed, napakadalang lumungad. So yun, nilagay ko na nga agad siya dyan sa higaan niya mga mamis. Tingnan niyo naman, naghahanap talaga siya ng kausap niya. At pagkatapos ko nga ayusin yung higaan namin, tingnan niyo naman si daddy ay nakaayos na mga mamis dahil kailangan niya ng gumayak dahil nga papasok na siya sa work niya. Hindi pwedeng mabsin si daddy mga mamis dahil wala kami kakainin kinabukasan. Gusto niyo yorn? Ako, hindi ko gusto yorn. So ayun na nga, nagpaalam na si daddy kay Athena at nagpaalam na rin siya kay baby Zoe. Tingnan niyo naman si baby Zoe, di ba? Yan yung gusto niya, yung merong kumakausap sa kanya para hindi siya umiyak. Sa pagkaalis nga ni daddy mga mamis, ito nga sinimulan ko ng maglinis-linis habang si baby Zoe ay tahimik pa kasi maya-maya iiyak na rin yan talaga. So yun, nagsimula na ako magwalis dito sa sala. Hindi na rin ako nag-vacuum sa sahig mga mamis kasi nga konting-konti lang naman yung kalat tsaka mga buhok ko lang naman yan na nalalagas na nahuhugot sa akin ni baby Zoe mga mamis. At pagkatapos ko sa sala, dito naman ako sa kusina. Ito naman kusina, kailangan talaga araw-araw itong winawalisan mga mamis kasi nga pag araw-araw ako nagluluto may mga nalalaglang na hinihiwa-hiwa kong bawang sibuyas at hindi ko namamalayan. At pagkatapos ko naman nga dito sa kusina mga mami, syempre isinunod ko naman dito sa kwarto ni Athena. So itong kwarto ni Athena, pagpasensyahan nyo na kasi medyo magulo talaga. Kasi nga nung nandito sa amin si baby Zoe, sa kanya talaga tinatambak lahat mga mami sa kwarto niya para hindi masyadong makalat yung kutsyon ni daddy, yung mga unat at kung ano-ano pa. So yun na nga, pagkatapos ko naman dito magwali sa kwarto ni Athena mga mami, sinunod ko naman tanggalin sa hanger tong mga nilabhan ko. Alam niyo ba mga mami, bago pa talaga ihatid si baby Zoe dito sa bahay, nalabhan ko na yan at ngayon ko lang talaga siya tutupiin. Ewan ko ba mga mami, masipag ako maglaba pero tamad talaga ako magtiklop. 4 days or 5 days bago ko tagala tiklopin yung mga damit. Ewan ko din kung bakit. Diyan talaga ako tamad na tamad mga mamis. Kung kailan mauubos na siya sa hanger, doon ko lang siya titiklopin.
At tingnan nyo naman mga mamis, nakatulog na si baby Zoe. Maya-maya magigising din yan mga mamis, tapos iyak-iyak na yan. So pagkatapos ko nga magtupi mga mamis, ito nga't isa-isa ko na siyang ipapasok sa kwarto ni Atina para maayos ko na. Puro damit lang naman namin ni Atina yan mga mamis, kasi nga yung mga damit ni Daddy ay nalabhan ko naman na nung mga nakaraan pa. So pagpasok ko nga dito sa kwarto ni Atina, tada, ito ang bubungad sa akin. Yung mga damit ni Daddy na malilinis na nakatiklop ng maayos, eh talagang gulo-gulo. Alam nyo ba mga mamis, hindi talaga kami nagdadamitan, kasi nga iniisip ko pag nakadamitan kasi kami mga mamis, eh nahihirapan lang si Daddy na hanapin yung mga damit na gusto niyang suotin. Kaya sabi ko, mas okay talaga na nasa labas na lang yung damit ni Daddy para madali niyang nahanap yung damit na gusto niyang suotin. Pero tingnan nyo naman mga mamis, nasa labas na nga lahat ng damit niya, pero araw-araw pa din talagang binabagyo yan. Araw-araw ko yung sinasabihan si Daddy na ayusin niya yung pagkuha ng damit niya, pero ang sasabihin lang sa akin ni Daddy na lambing ko na yan sa'yo mamis. Ano ba naman klaseng paglalambing to mga mamis? Kailangan kang pahirapan sa mga damit, pwede naman na kiss or hug na lang, diba? Pero bakit kailangan pang ganito? Pero dahil marupok nga ako mga mamis, eto nga't wala akong magagawa kundi ayusin na lang tong mga to. At pagpasensyaan nyo na pala yung itsura ko dyan mga mamis, ganyan na talaga yan, hindi na talaga natin mababago yan. So ayun na nga mga mamis, tingnan nyo naman, isa-isa ko na ulit na naman siyang tinupi. Kahit lagi ko yung tinutupi, araw-araw pa din talagang ganyan. So ayun, malinis na ulit siya mga mamis. Alam nyo kung may CCTV lang kami mga mamis, araw-araw nyo may kita, napakagulo niyan. So ayun, ngayon malinis yan ngayon, maayos yan, pero after 2 to 3 days magulo na naman yan. At pagkatapos ko ngang ayusin yung mga magugulong damit ni Daddy, dito naman ako sa aking mga wives na in-order sa Shopee. Buti nga dumating to ng mga bandang tanghali mga mamis, kaya naman meron na akong magagamit pag uwi ni Daddy. Pag tuwing madaling araw kasi talaga kami naglilinis ng bituka ko mga mamis pag uwi ni Daddy, kasi hindi pwedeng wala akong katulong dahil natatagalan talaga ako mga mamis. Inaabot talaga ako ng isang oras, hindi gaya kapag kasama ko si Daddy maglinis ng bituka ko. Saglit na saglit lang talaga kami mga mamis. Pag umorder pala ako sa Shopee ng wives mga mamis, 15 pieces lang lagi. Tapos pag malapit nang maubos, tsaka lang ulit ako umorder. Pag maramihan kasing sobrang dami, sobrang mahal ng shipping fee, naabot ng 400 to 500 mga mamis. So ito na nga, after ko nga ayusin yan mga mamis, after ko maglinis-linis, kailangan ko na mag-asikaso ng pagkain namin ni Atina bago kami matulog. So ito nga, nagsalang lang ako ng kawali, naglagay ako ng konting mantika, tapos nagisa lang ako ng bawang. And after nun, nilagay ko tong kanin na sinain ko kanina ng umaga. Sasangag ko na siya mga mamis, kasi nga dahil medyo tag-init na ngayon, tapos hindi ko siya agad na ilagay sa ref, parang gusto niya nang mapanis, ganon. Kaya bago pa siya abutan ng panis, ito nga't sinangag ko na siya. Hindi na pala ako naglagay dyan ng asin mga mamis ha, kasi alam niyo naman na medyo umiiwas tayo sa alat. Okay na sa akin yung nasangag siya, tapos merong bawang. Ganon talaga yung gusto ko mga mamis. So yun, after ko nga magsangag mga mamis, kailangan pala talaga namin ubusin natin yung kanin na yan, kasi nga ayaw namin magtapo ng kanin. So yun nga, after ko nga magsangag, ito nga sinunod ko na na nagpakulo na ako ng gulay dito sa kawali. Yes mga mamis, pag alam ko talaga na wala akong isasahog sa gulay, hindi na talaga ako gumagamit ng mantika mga mamis. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang siya ng tubig, tapos doon ko siya tinitimplahan. Kasi nga alam nyo na mga mamis, hindi na rin naman ako pwede magsahog-sahog ng mga baboy, diba? And wala rin naman kaming chicken na stock ngayon, kaya ayun, tamang pakulo na lang yan. Tapos nilagyan ko na lang din siya ng maraming paminta tsaka asin para magkalasa-lasa lang din. And hindi ko na siya lalagyan ng kahit ano mga mamis. So yun, after ko nga siyang pakuluan mga mamis sa tubig, ito medyo naluto-luto na siya, na-transfer ko na yan dito sa mangkok. Balihati na pala kami dyan ni Atina mga mamis, kasi kung nakita nyo naman, umalis na si Daddy kanina. Kaya kaming dalawa na lang yung kakain. Tsaka paggabi naman, hindi na kailangan kumain ng madami. Kasi nga, ang hirap matulog pag marami yung laman ng tiyan mga mamis. Tapos lalo na pag kumakain kami ni Atina ay 9 PM pa mga mamis. Tapos 3 hours bago kami humiga para lang matunawan kami. After ko nga magpakulo ng gulay mga mamis, ito nga sinunod ko naman yung pagprito ng isda. So isang isda lang din mga mamis, kasi nga hati na kami titinoy Atina. Actually tatlo talaga yan mga mamis, kaya lang kululutuin ko yung tatlo, tapos hindi naman makakain yung dalawa. Sayang naman, diba? So ulamin na lang namin yun kinabukasan. Tsaka meron pa naman ulit akong repolyo na nitira. So ayun na lang ulit yung ulamin namin. At ayun na nga mga mamis, pagkatapos ko mag-asikaso, magluto, ito naman si Atina, pinaayos ko na sa kanya rito. Sabi ko sa kanya dito na kami kumain sa may harap ng computer para nga makanood siya, kasi gusto daw niya manood ng mga movies pang kids. Kaya sabi ko, sige, kaya dyan na lang kami kumain sa harap ng computer. So naglagay na lang ako ng upuan para hindi na kami mahirapan. So after nga namin kumain mga mamis, ito nga't nagising na tong baby Zoe na to. Kung makikita nyo naman, nagwawala na yan mga mamis, kasi gusto niya talagang dumede. Pero syempre kailangan ko muna siyang linisan ng katawan mga mamis, kasi para naman presko siya bago siya matulog. Ganyan talaga siya mga mamis simula nung dumating siya dito. Pero pag nasa bahay siya, napakabait niya.
Siguro ayaw niya lang talaga sa akin, mga mamis. Siguro natatakot siya, alam niyang napakasungit kong tita. So ayun na nga, pinunasan ko lang siya. Gumamit lang ako ng puting tela kasi alam ko, ang sabi nila kapag nililinisan mo daw yung baby, kung hindi mo naman daw papaliguan, dapat puting tela na malinis daw. Bali, kinuskus ko lang pala yan ng sabon niya, mga mamis, ng baby dab. Tapos ayun, tsaka ko siya pinunas-punasan. Pinas-punasan ko yung mukha niya kasi nga malagkit-lagkit, lalo na lagi siyang nagduduwal. Ganun pala kasiguro talaga, mga mamis, no? Kapag ang baby ay hindi breastfeed, madalas talagang magduwal ng gatas. Pero kapag breastfeed talaga, hindi mo talaga siya makikitang dumuwal ng gatas, no? So ayun na nga, after ko nga siyang linis-linisan, mga mamis, ito nga, nabihisan ko na siya. Oras na para kargahin ko siya para dumede siya kasi sobrang nagwawala na talaga tong si Baby Zoe, mga mamis. Namiss ko tuloy siya, mga mamis, kaya lang ayoko muna siya talagang kunin kasi naawa kami ni Daddy. Iyak nga siya ng iyak pag andito siya sa amin. Hindi rin kasi talaga ako pwedeng magstay sa bahay para maalagaan siya kasi nga, mga mamis, wala akong higaan doon. Hindi gaya dati, pwede naman akong humiga doon kahit na walang sapin. Dati sa upuan lang ako natutulog, mga mamis, pero ngayon kasi hindi pwede kaya hindi ko siya maalagaan dun sa bahay. Kaya pag nagpupunta kami sa bahay, tamang umaga lang, tas bandang hapon uuwi na kami nga, lalo na pag alam namin namimiss namin tong si Baby Zoe. So ayun, mga mamis, after nga niyang magdede, mga mamis, ito nga at kunakita nyo, nagwawala na naman. Inalis ko lang naman saglit para nga punasan yung kanyang labi. At ito na, mga mamis, tulog na siya. So ayun lang for today's video. God bless po. Bye bye.